The news day continues here on WIN News Now. I'm Angela Lagunzad Castro. Dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Go and others are facing tax evasion charges from the Bureau of Internal Revenue or BIR. BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. said Go did not pay capital gains tax and documentary stamp tax returns when she sold her shares in Baofu Land Development Corporation to tycoon Jack Uy. BIR said Go should have paid 500,000 pesos in tax for this transaction. Nauna, consummated na yan. Ano? Kasi dapat bago pa yan, nung nagkaroon ng transaksyon, nung nagkapirmahan yan, at nung bago ilipat yung shares dun sa bagong bumili ng shares na yan, dapat bayad na yung buwis. The Justice Department said all the cases Go is currently facing are all connected. For Justice Secretary Boying Remulla, the dismissed mayor will have a harder time defending herself from accusations thrown against her. Pagka nadagdaga ng kaso, mas mahirap ang buhay. Diba? Ganun lang naman yun eh. Kasi the cases are multi-dimensional, but definitely there's a narrative there that they will have to come out again. So that's the job of the law enforcement agencies to help us. Go's lawyer, attorney Stephen David, says he's still convincing the dismissed mayor to come forward. Here's an excerpt from his interview on The Big Story. When are you planning to file this and ano po yung grounds na gagamitin ninyo sa kasong yun? Well, we are intending to file a motion for reconsideration with the Office of the Ombudsman kasi that is the requirement of the rules of the Ombudsman. So if we will be remiss on that, we can file it with the Court of Appeals, but it will be dismissed on technicality. So we will have to first exhaust the administrative remedies, that is the filing of motion for reconsideration before the Office of the Ombudsman. Okay, so Ombudsman muna bago iangat sa CA. Correct? Yes, of course. Okay. Now, since we last spoke, attorney, ang dami na pong kaso. So, like you said, like we've been talking about yung Ombudsman dismissal for grave misconduct, yung BIR tax evasion, yung COA Waranto sa Solgen, yung COMELEC, nasampi na po si Mayor Go ulit for material misrepresentation, and of course, yung qualified trafficking sa DOJ. At this point, may balak pa po bang magpakita sa publiko si Mayor Alice? Well, ako kasi I was always persuading her to present herself before this proper forum kasi I regret kasi na she cannot even present her side. Kasi you know, if you will not appear before this tribunal, parang ang hirap magdepensa. So sayang naman kasi ako I believe in the merits of her defense. Eh mababaliwala yan. Sabi ko, I was always telling her, you're still young. You cannot be a fugitive for life, di ba? We have to face this. This is we always have the possibility to overcome all these things. Kasi sa akin, legally defensible naman itong mga cases na naka-file sa kanya. Kailangan lang talaga mag-active participation siya by presenting herself. Much harder is your job, attorney, no, na yun nga na she's reticent, ayaw niyang humarap right now. Yung mga sampina, like I don't know if you heard the report, sinabi niyo nga hindi niyo natanggap yung sampina. Okay lang ba kung sa inyo na lang ipadala? Kasi kung ipapadala sa mga addresses niya, eh mukhang ayaw, you know, walang nagyayari, hindi na re-receive officially. Yeah, actually we have a rule on that. Kasi pag wala yung tao, there is always the substituted service. They can always leave a copy there and submit an affidavit na receive doon ng kung sino yun. Ipukuli lang nila who is that person who received it. Or pwede rin naman sa law office yan eh. Kaya lang right now kasi we have not entered our formal entry of appearance sa mga cases na yan. So right now, they cannot serve as these summons. An NBI official denied receiving bribe money from Apollo Kibuloy's church. NBI Regional Director Arcelito Albao says he's not personally connected to Kibuloy. This comes after a former Kingdom of Jesus Christ member accused Albao of bribery. The NBI made another failed attempt to arrest the pastor at the KOJC compound last August 9.
Yung sinasabi po ni Ma'am Arlene Stone na nasa US ngayon ay wala pong basis at walang katotohanan. Nirespeto namin yung pananaw niya, nasabi niya yan dahil ang gusto niya sigurong gawin namin ng pag-serve ng warrant of arrest ay yung gamitan namin ng puwersa. Kami naman sa kunti namin dito sa NBI 11, kunting mga empleyado, mga personnel, ay hindi namin kakayanin na sa batalyon-batalyon or thousands of people inside the Kingdom of Jesus Christ, hindi namin kakayanin dito sa NBI na gamitan sila ng puwersa or dahas. We'll be back with more stories after the break. Keep it here on One News. You're still watching One News Now. I'm Angela Lagunzad Castro. Let's now take a quick look at today's other headlines. In the Philippines, Star Smartmatic founder Roger Piñate and a former vice president of the company surrendered to authorities in the U.S. They were among the four indicted by a federal grand jury over an alleged bribery and money laundering scheme in 2016. And in business world, rating and investment information upgraded the Philippines' investment grade rating to A-. The credit rater attributes this to macroeconomic stability, high economic growth path, and as expected, continuous improvement in fiscal balance. Northern Luzon will experience rain today due to the southwest monsoon or hanging habagat. Pag-asa said the southwest monsoon is weak today but it will cause weather disturbances in northern Luzon. Meanwhile, the rest of the country will experience a fair weather today. Natuklasan daw ng isang pastora ang kanyang calling na maging doktor noong kasagsaga ng Marawi siege. Ang mas nakamamangha pa dito, pinursige niya ito sa kabila ng kanyang sakit na lupus. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Venice or Denise Valdesancho. Anumang sitwasyon mo sa buhay, it's never too late to follow your true calling. Dahil ang nakilala ko, from pastora to doktora, ang tinahak niyang landas. Isang dekada ng pastora, si Loribel Adeser Bontilao. At habang nagsiserve siya sa Lanao, nagkaroon siya ng calling na maging doktor. Dahil daw ito sa mga pinagdaanan nila sa Marawi siege noong 2017. The very first thing is, nakita ko yung need doon sa Lanao na hindi ko iniisip na makikita ko at that age. Never kong pinangarap mag-med. Unlike yung iba na bata pa lang sila, gusto na nilang maging doktor. Yeah. So never, wala siya sa picture. Graduate ng Bachelor of Theology si Loribel. At sa edad na 31 noong 2020, med school naman ang kanyang pinursue. Ito yata ang pinakamahirap na ginawa ko sa buong buhay ko. Alam mo yon yung first day pa lang ng class, tapos magdi-discuss yung teachers, lalo yung biochem, wala akong maintindihan. At dahil nga dyan, kinailangan niyang humiwalay tuwing weekdays sa kanyang pamilya at makidorm upang makapag-focus sa pag-aaral. Nung time na nag-aaral na ako as a medical student, hindi ko na masyadong iniisip yung pagiging mommy. My husband took over the role, no? Yung everything. So. But another challenge came nang lumala ang kanyang sakit na lupus habang naghahanda for third year finals exam. Yung fever ko, mga 40, 41, taas ng lagnat. Meron akong bukol dito, merong joint pains, muscle pain. Pero alam mo yung test of faith and perseverance talaga siya. Sa awa ni Lord, naitawid niya ang third year. Nang dumating naman ang kanyang clerkship, an unexpected blessing came. Actually, nung unang nalaman ko na preggy ako, na parang ako naiiyak. Masaya ako siyempre kasi baby. Oo. Pero at the back of my mind, oh my gosh, naiiyak ako kasi baka tumigil ako or baka madelay ako. Pero tinuloy ni Loribel ang fourth year habang nagbubuntis. At ngayon, nasa finish line na siya. Kaya para sa mga pinanghihinaan na ng loob dyan, ito ang mensahe ni Pastora. In a path that seems impossible, when you are proud, you will be humbled, and when you are weak, you will be strengthened. Do not doubt.
Mukhang malabo ang pangarap mo ngayon, lumaban pa rin ang buong puso. At huwag kalimutan ang dahilan kung bakit mo ito inumpisahan. Mobile Journal Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita. And those are the top stories of the hour. I'm Angela Lagunzad Castro, We Are One News.